Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, ang ating Panginoon nga po'y suma sa atin. Siya'y muling nabuhay. Buhay ang Panginoon. At naririto kapiling natin ngayon. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon Diyos upang samaan natin siya sa pag-aalay ng banal na misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa Thank you.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kamatasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasalanan ng Espiritu Santo sa katapilaan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo ang aming may sa katuparan ng pananampalataya ang aming ipinagdiriwang. Sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay, nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na yon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan, sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caiphas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan na pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga-Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panunukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit,
ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang mga taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng batoy, higit na mahusay. Ang lahat ng tao, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod. O kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas. Tubusin mo, Poon, kami ay iligtas. At pagtatagumpayin sa layuning hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng Poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo na po ang lahat. Noon, pagbasa sa mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Juan. Apuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga lagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro Tomas na tinaguri ang Karkambal, Nathanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang mahuli ng gabing yon. Nang
nang magbubukang liwayway na tumayo si Jesus sa pampang, subalit siya hindi nakilala ng mga lagad. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun. Nung marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niya mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila nila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila ganong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-aon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may lamang na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganong karami ang isda. Halika kayo at mag-almusal kayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Dumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang 3rd pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang Biyernes ng muling pagkabuhay ng Panginoon, mga kapatid. Aleluya! Aleluya! Ang Panginoon po ay muling nabuhay. Ako po naman, hindi naman ako natuluyang namatay. Eto, gumaling ako, salamat sa mga panalangin ninyo at ng marami pang iba na katulad ninyo. Kamuntik na po ako natuluyan. Ngunit, sabi ng iba, masamang damo si Bakani. Kanya hindi mamatay-matay. Sabi naman ni Father Jun Siscon, Bishop, may misyon ka pa. Ay, totoo po. May misyon nga naman siguro ng Panginoon para sa akin pa at para sa inyo. Ngayon po, napansin ba ninyo sa Ebanghelyo? Nangingisda ang mga apostol. Nangunguna si Pedro. Walang mahuli. May tao sa pampang na nagsabi, mga anak, may nahuli ba kayo? Sabi nila, wala po. Ay, agis ninyo sa bandang kanan ng bangka. Ganun nga sinabi nila, at nako, hindi na mahila-hila ang lambat dahil sa dami ng huli. 153 isda. Sabi ng alagad na minamahal ng Panginoon, ang Panginoon yun. Nako, nung marinig ni Simon Pedro, ang Panginoon yun. Excited na excited. Tingnan nga po ninyo, pakinggan ninyo. Ang tao, karaniwan, pagtatalon sa tubig, maghubad. Hindi po ba?
si Simon Pedro, hubad. Alam niyo ginawa niya? Sa excitement niya, pagkagulat niya, nagsuot ng damit. Kabaligtaran ang ginawa at saka lumusong sa tubig at lumangoy. Ay, iba na pag nakilala mo ang Panginoon, excited ka. Tanong ko po sa inyo, nakikilala ba ninyo ang Panginoon? Bawal na sumasagot. Kung nakikilala ninyo, magiging excited kayo. Halimbawa, tingnan na lang ninyo ngayon. Maraming tao, pagdating ng araw ng Linggo, misa, may mga tao ay kinakailangan mo pang hilahin mula sa Katrio Manig. Ayaw pumunta, kanya lang pumupunta, obligasyon ko. Kaya pumupunta. O kasalanan to pag hindi ako nagsimba. Ngunit hindi excited. Iba po yung mga nakakikilala sa Panginoon. Sabi nila, ang Panginoon matatagpuan ko sa pagmimisa. Pupunta ako doon, nandun ang Panginoon. Excited. Sabik na makapunta. Bakit? Sapagkat hindi lamang isang obligasyon ang gagawin, kundi lalapit sa Panginoon na tumatawag sa kanila. Tayo po ba? Excited po ba tayo na makapiling si Jesus Nazareno dito sa misa? Ay, salamat. Lagi sanang ganyan at kilalanin natin si Jesus sa banal na sakramento. Kilalanin natin siya. Siya ang kapiling natin. Siya ang naririto. At pagtanggap ninyo mamaya ng komunyon, tandaan niyo to, hindi ordinaryong tinapay yan. Yan ang tunay na katawan na dugo ni Kristo. Ang Panginoon yon, wika nga ni San Juan. Kaya, hari nawa, ganahan tayong na makipagkita sa Panginoon at lumapit sa Kanya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid na nanatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gaway ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa kanya na may ganap na hiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, panibaguin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, papagnibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ang biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo naway may bigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol, manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay,
pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang ang aming kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nag-aaring kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayong pinagdiriwang ang pag-ain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Ang pala ang kapaligid
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bagot walang hanggang tipan na para sa inyo at para sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, alalahanin mo ang simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ng aming Papa si Francisco, ng aming Obispo si Jose, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na po ang pinaalala sa amin sa misang ito. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pag napating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang magkakapatid,
sama-sama nating dasalin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, tumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang pagbabalik ni Jesucristo ng aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalob ko sa inyo ang aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkalooban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumaiyo rin. Bigay po ninyo sa isa't isa ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magalang
ating sundin, ating dingin, ating ipagmalaki. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaypay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang mga pinagpapakasakit na nasagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala na nilang mga imahin at dasalan sa pamagitan bendisyon na ito naway maalaala nila mga pangako nila ng sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalaki kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong tagleng kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya! Aleluya! Salamat sa Diyos. Aleluya! Aleluya!